Mga kwentong pambata. Ang alamat ng mga alon. Ilang panahon na ang lumipas. Dito mismo sa bayan ng Novgorod, may isang bata. Nagaya mo at kaedad mo rin, iho. Ano pong pangalan niya? Zanko ang pangalan niya, iho. At mahilig siyang maglakad sa mismong dalampasigang ito buong araw habang tinutugtog niya ang kanyang gitara. Mahirap lang si Zanko. Niwala lang siyang kapera-pera maliban sa mga binibigay sa kanya ng mga tao habang tumutugtog siya at sumasayaw naman sila. Lumaki si Zanko na isang makisik at gwapong lalaki. Ngunit hindi siya nakikipagsayaw sa kahit sinong babae dahil wala naman siyang pera para magpakasal sa isa sa kanila o kahit man lang kumain sa labas. Namuhay si Zanko nang mag-isa kasama ang kanyang gitara at nakakaraos sa kalahating tinapay kung hindi man ito nakakuha ng buo. Ay! Minsan naman, mag-isa lang siya kasama ang kanyang gitara sa may dalampasigan. Mahal na mahal ni Zanko ang dagat. At isang gabi, pinakiusapan siya ng ibang mangingisda na bantayan ang kanilang lambat sa may pampang. Habang itinitinda nila ang kanilang mga nahuli sa palengke ng Novgorod, umupo si Zanko sa may mga bato at nagpatugtog ng kanyang gitara kasabay ng kanyang pagkanta. Ito ang awit ko sa'yo, karagatang maganda, habang kumakaway ka. Napakaganda at nakabibighaning talaga, labis ang galak kung ikaw ang kasama. At habang kumakanta siya, may nakita siyang tila buhawi sa dagat. At lumitaw mula roon ang ulo ng isang lalaking may asul na buhok at ginito ang korona. Alam ni Zanko na ito ang tiyaro ng buong karagatan. Nagkalat ang mga alon sa iba't ibang direksyon habang umaangat ang tiyar mula sa dagat. Zanko ng Novgorod, palagi ka naming naririnig na tumutugtog sa may pampang. Gustong-gusto ng anak kong dalaga ang mga awit mo at gayon din naman ako, iho. Magbato ka ng lambat sa may dagat at hilain mo. Gagantimpalaan ka ng tubig sa iyong pag-awit. Pagkontento ka na sa kabayarang natanggap mo, maaari kang sumama sa akin at lumibot sa palasyo namin sa ilalim ng karagatan. Matapos nun, bumaba na muli sa ilalim ng tubig ang tiyar ng karagatan. Mabilis itong nagsara kasabay ng isang malakas na hampas ng alon. Siguro hindi naman masamang subukan yon. Itinapon niya ang lambat sa dagat at hinila niya din ito pabalik mula sa kumikinang na tubig sa ilalim ng gabi. Mabilis niyang nahila ang lambat. Sa una, sadyang napakagaan pa nito. Walang kahit anong laman ang lambat. Ngunit, nang palapit na ang dulo ng lambat sa pampang, isang hugis kahong bagay ang nakita niyang bitbit ng lambat. Hinila niya ito at malino niyang nakita na isa itong baol. Nang buksan niya ito, puno ito ng mga mahalagang bato, kulay berde, pula at ginto na kumikinak sa ilalim ng sikat ng buwan. Kinuha niya ang baol at inilagay sa isang tagong lugar. Buong gabi niyang binantayan ang mga lambat habang tumutugtog siya at umaawit. Kinaumagahan, bumalik ang mangingisda at binigyan siya ng isang buong tinapay bilang kabayaran. Ito na ang huling pagkakataong kakain ako ng ganito. Nagsimulang maglibot si Zanko sa bayan kung saan nagtayo siya ng tindahan sa palengke gamit ang perang mula sa pinagbentaan niya ng mga bato. Bigla itong lumago hanggang sa naging isa na siya sa pinakamayamang mga ngalakal sa Novgorod. Nahumaling naman sa kanya ang mga kababaihan ng Novgorod. Ngunit kahit mayaman na si Zanko, hindi pa rin siya nagbago. Mahal na mahal niya pa din ang dagat ng Volkov. Araw-araw dala niya ang kanyang gitara. Patuloy pa din itong tumutugtog at umaawit sa may pampang. Walang kahit sinong babae sa buong Novgorod na kasing ganda ng dagat, di ba? Kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang magandang kwintas at itinapon ito sa dagat. Isa iyong regalo para sa kanyang minamahal na karagatan. Isang araw, habang naglalakbay siya sa karagatan ng Caspian, sakay ng isang barko, isang bagyo rin ang bigla na lang dumating. Takot na takot ang mga tauhan. Naghanap na sila ng kani-kanilang makakapitan.
Nanatili namang kalmado si Zanko. Ah, naaalala ko nga pala yung ipinangako ko. Panahon na para to pa rin yun. Hawak ang kanyang gitara, tumalon siya sa dagat ng Caspian mula sa barko. At nakapagtatakang humupa ang alon. Mabilis na tumigil ang malakas na bagyo. Naglakbay ng mapayapa ang barko hanggang sa makarating sila sa pampang na paroroonan nila. Tapos po, ano nangyari kay Zanko? Ah, si Zanko? Lumangoy ng lumangoy pababa sa kailaliman ng karagatan si Zanko. Hanggang sa marating niya ang kaduluduluhang bahagi nito. At sa dulo ng dagat, nakita niya ang isang napakagandang palasyo. Pumasok si Zanko sa bintuan ng palasyo. Sa loob ng palasyo, may malaking bulwagan kung saan nakita niya doon ang tiyar ng karagatan na nagpapahinga. May kulay gintong korona ito at kulay asul na buhok na sumasabay sa galaw ng tubig. Oh, Zanko! Kinuha mo ang binigay sa'yo ng dagat. Ngunit bakit ang tagal mo bago ka makapunta dito sa palasyo sa ilalim ng dagat para awitan kami? Patawarin niyo po ko, kamahalan. Sige, kumanta ka na. Matapos nun, pinatugtog ni Zanko ang kanyang gitara at umawit. Inaawi ko to sa inyo, dakilang hari, ang tiyar ng karagatan. Sa iyo ang alon, lahat ng tubig at mga isdang masisilayan. Ang awit kong ito ay awit ko sa iyo, o kay gandang dagat. Masdan ang mga alon, nakabibighaning talaga. Mahal ko, umalon ka, umalon ka. Napapasayaw yata ako. Tumayo siya na parang isang mataas na puno sa may bulwagan at nagsimulang sumayaw. Yumanig ang pinakaibaba ng dagat dahil sa pagsayaw ng tiyar. Hanggang sa napaupo siya sa pagod dahil sa masaya niyang pagsayaw. Napakaganda ng awitin mo, iho, at napasaya mo ko. Meron akong tatlong anak na babae ngayon. Mamili ka kung sino ang nais mong pakasalan at ikaw ang magiging prinsipe. Ah, kamahalan. Sa tingin ko po, walang kahit sinong babae ang makakahigit sa kung gaano ko po kamahal ang karagatan. Tuwang-tuwa ang tiyar kay Zanko. Hindi nagtagal, pumasok sa loob ang tatlong anak ng tiyar ng karagatan. Napakaganda at napakaelegante ng mga dalaga. Ngunit mas nahumalik si Zanko sa bunso. Kasing ganda siya ng minamahal kong dagat. Nagniningning ang mga mata ng dalaga habang tinitignan niya ang binatang si Zanko. Maitim ang buhok niya na gaya ng dagat tuwing gabi. Hinawakan ni Zanko ang kamay ng dalaga. Napaibig siya dito at agad niyang hinaggan ito. Matapos nun, nakita ni Zanko ang kwintas na nasa kanyang leeg at alam niya na ito ang kwintas na itinapon niya sa may dagat bilang regalo dito. Napangiti si Zanko sa tuwa at hinaggan muli ang bunsong anak ng tiyar. Hinaggan din siya nito. Di kalaunan nagpakasal sila. Tuwang-tuwa ang tiyar ng karagatan hanggang sa yumanig ang buong palasyo at lumayo ang lahat ng mga isda sa takot. Matapos ang handaan, umalis si Zanko at ang kanyang asawa. Pumunta sila sa tahanan ng kanyang asawa at bago sila matulog, nagsalita ang babae. Mahal kong Zanko, hindi mo ba talaga ako kalilimutan? Tutugtugan mo pa rin ba ako at aawitan? Hindi ko iaalis ang tingin ko sa iyo, mahal kong asawa. At pagdating sa musika, aawit at tutugtog ako buong araw para lamang sa'yo. Panghahawakan ko ang sinabi mo. Pagkasabi niya nun, nakatulog ang prinsesa at gayon din si Zanko. Sa gitna ng gabi, napaikot si Zanko sa kama at nasagi niya ang kaliwang paa ng prinsesa na sobrang lamig. Kasing lamig ito ng yelo. Dahil sa lamig na yon, nagising siya. Nagulat siya nang makitang naroon na pala siya sa dalampasigan ng Novgorod. Eh, Lolo! Ano pong nangyari sa kanya matapos nun? Maraming kwento tungkol doon, Apo. Sabi ng iba, pumunta siya sa bayan at bumalik sa pagiging mangangalakal. Ngunit naniniwala ako na kinuha niya ang kanyang gitara at lumungoy sa gitna ng dagat. Bumaba siya sa ilalim nito para hanapin ang kanyang prinsesa. May nagsasabing nakita niya ito at naninirahan pa rin siya sa napakagandang palasyo sa pusod ng karagatan. At kapag may malalaking alon, malalaman mo na si Zanko ay nagpapatugtog ng kanyang gitara at umaawit. Kasabay noon, sumasayaw naman ang tiyar ng karagatan, kaya maaaring ang pagsayaw niya ang dahilan ng matinding pag-alon. Ano sa tingin mo ang nangyari?
Sa tingin ko din po, bumalik siya sa kanyang prinsesa. Oo talaga? At bakit naman? Kasi po, maganda po yung katapusan nun. At saka sabi niyo po, di ba? Kailangan lahat ng storya may magandang katapusan. At lagi niyong tatandaan, pag hindi maganda ang huli, hindi pa yun ang katapusan.